Good morning, everyone. Welcome back. It is me, Bong Guevara, and welcome to my vlog. Well, today it's a beautiful Wednesday morning, May 19, and kanina pa actually ako dito sa shop. At pagdating ko, nagsimula na ako magkalikot ng project car. Wala kasi akong katulong, kaya ako lang kumikilos dito. Si Ambo the Great, meron na namang tanggap sa iba. Kaya wala na naman. Si Hernan naman, as usual, missing in action na naman. Hindi na naman nagsasabi kung papasok o hindi. Basta bigla na lang hindi pumasok. Hindi na nakakatuwa. Palibasa, sanay na ako. Kahit magtatatlong taon na itong project car ko, at magtatatlong taon na rin siyang ganyan, hindi pa rin nakakatuwa. But anyways, yun ang gusto niyang gawin, bahala siya. Alright? Bigyan ko lang kayo ng konting update sa project car ko. Last time, pininturahan na namin ng primer buo. Kung napanood nyo yung previous video ko, andun yung kung paano ko siya pininturahan ng primer. Pati ito. Loob. And then, kahapon, inulit ko yung paglagay ng sealant dito sa underside ng hood, dahil medyo hindi ako natuwa sa unang pagkakalagay ko, kasi kukunti yung nilagay ko, kaya ngayon dinamihan ko na. Ayan, kita nyo. And then ito naman, gas tank, napinturahan ko na rin kahapon yung mga sunog niya. Ayan, oh diba? So, ilalim tsaka ibabaw, napinturahan na yan. And then, yung loob, syempre, nagsunog ka dito sa labas, di ba? Kaya, meron ding sunog sa loob yan. Ang ginawa ko sa loob, para makoveran siya ng anti-corrosion paint, is binuhusan ko siya ng pintura sa loob. And then, pinaikot-ikot ko lang yung pintura sa mga part na may sunog. Kaya, nalagyan siya. Alright? Ang ginagawa ko naman ngayon, last time, di ba, pinakita ko sa inyo na pagkatapos naming pinturahan ng primer, yung mga panels, naglitawan yung mga sanding marks. Si Ambo the Great kasi medyo tinamad na padapain yung mga sanding marks. Sabi niya, napadapaan niya na raw. Pagkapintura namin, bigla naglitawan. Kitang-kita. Kaya itong ginagawa namin. Shoutout nga pala kay Dominic Ventura. Mahusay na pintor yan. Sa kanya ako humingi ng tip kung paano tanggalin yung mga sanding marks. Salamat sa iyo, Dom. Sana pag wala kang magawa, matulungan mo ako rito. Bale, ito yung ginagawa ko. Guide coat. Ang purpose nito is para malaman yung mga high and low spots. At the same time, yung mga sanding marks, maglilitawan yan. And ang guide coat ay any dark paint na iko-coat mo sa over your primer. And then, papabaya mo matuyo, and then ililihain mo ngayon. Yung mga pantay, mauupod. Yung mga malalalim ang matitira. So, doon mo ma-identify yung mga low spots tsaka high spots. Eto, tapos na ako rito. Ayan. Nag-practice lang ako dito. Ayan mo yung natitira pa. Nakita nyo yung ibang lines. Ayan yung mga deep spots kung tawagin. So, pagkatapos mo isprayan ng itim, niliha mo na, andyan pa rin yung itim, ibig sabihin, malalim siya. Yan yung mga sanding marks na sinasabi ko. Ang dami, di ba? Yan ang
Yan ang ating mission for today and tomorrow and the rest of the week, I think. Dahil halos buong panel eh, puro sanding marks. Thank you sa'yo, Ambo the Great. Yung pang-quote ko dito na Gravitex, Upol Gravitex, hindi pa rin dumarating. In order ko na last week pa. Nagkaroon daw ng problema sa shipping. Pero hopefully this week ma-receive ko na. Alright? Bago tayo magpatuloy, syempre, right, mag-shoutout muna tayo sa mga followers. Alright? Magsimula tayo kay Karding. Tatay Karding. Shoutout sa iyo. Father po siya ni Ma'am Joanna May Benaventura. At ito po ang sabi niya. Ambo the Great. Pogi ni Ambo the Great. Sir, pa shout out, Karding po name ko. Papa po ako ni Joanna May. Nakikigamit lang po ako ng YouTube ng anak ko po. Salamat po. Sir Karding, I guess it's time for you to make your own YouTube account. para sabay kayo nanonood ni Ma'am Joanna May. All right? Shout out sa iyo, Sir Karding, at maraming salamat sa panonood ng mga videos ko. Susunod na shout out goes to Beer Cruz. Boss, pa shout out naman. Box type din first car ko. Pareho tayo, boss. Kaya binabalik ko tong pilit ko minubuo tong project car ko dahil gusto ko ibalik yung experience ko nung college ako. Kung saan binilan ako ni tatay ko ng unang-unang kotse ko, which is the 1983 Mitsubishi Lancer SL na boxstart na ginamit ko for 11 years. Napakatibay. Alright, shout out sa iyo, boss. And another shout out goes to Eric Ginto. Ito po sabi niya, malapit na mapintahan ng body color, Sir Bong. Ang susunod na kaabang-abang engine naman. Pa-shout out po, Sir, viewer from Saudi. God bless po. Oh, Boss Eric, maraming salamat sa panonood mo. At alam ko mahirap malayo sa pamilya, pero kailangan natin magtrabaho sa abroad. Ako man mismo eh, almost 10 years akong OFW. Shout out sa iyo at sa mga kasama mo diyan, sa mga kababayan natin. Mag-ingat kayo lagi diyan. All right? Shout out sa iyo ulit, Boss Eric Gito. Okay, so I guess yan muna mga shout out natin for this video. Kung gusto niyo mag-shout out next time, eh alam na, mag-subscribe at saka mag-comment. All right? Ito guys, ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag-spray. Kahit anong spray, is a rattle can na dark color. Ako pinili ko Bosni na black. Kung meron kayong Bosni na black, pwede na yan. Basta i-spray nyo lang sa area na sa panel na gagawin nyo. At spray it lightly para hindi kayo mahirapan magtanggal. Kasi i-spray nyo yan and then tatanggalin nyo rin naman yan eh. Ganito lang. Pasundot-sundot na ano lang. Remember the thicker you apply the paint, the harder it is to remove. So huwag masyado makapal. Ganyan. Magaang lang ang pagpindot sa dito. Alright. Nakapaglihan na ako ng konti. Medyo malaki-laki pa yung correction na nagawa ko dahil merong nakaumbok pala dito sa bandang pinto. Ayan na inaliha ko. Tanggal ko na yung sanding marks dito, lalo na rito. Malalim dito kanina. Itong kabila meron pa rin. Hindi ko pa na liliha yan.
Ito wala na. Makinis na siya. And then, so guys, tandaan nyo, pag nag-guide coat kayo, yung mga, pag may natitirang kulay, nilihan nyo na at may naiwan pang kulay na itim. Doon nang may problema. Gaya ito kanina, may itim pa sa paligid niya, ito pudpud na. So, ibig sabihin, mataas to. Kaya, niliha ko, dinapa ko. Kinapa ko muna. May bukol nga. Kaya ngayon, medyo okay na siya. Ayan. Para malaki-laking trabaho to dahil si Ambo ay inatake ng katam at hindi pinadapa ang mga sanding marks. Kaya lahat buong kotse lilihain natin. Alright? Tignan nyo to. Ito lang eh. Sample lang. Kita nyo, sanding marks. Kita nyo ba? Yan. Yan ang sample. Sabi ni Ambo, pinadapa niya na yan. Ito pa. Ewan ko kung nakikita sa video, pero in person, syempre, kitang-kita. Kaya samahan niyo ako magliha. All right? Wet sanding ang ginagawa natin dahil sealed naman na yung panel. O kahit mabasa siya, okay lang. Wet sanding 240 grit sandpaper. And then after ng 240, pag okay na, i-finish natin siya ng 400 grit. Alright? So, ang aim natin is maalis yung guide coat. Pag may natitirang guide coat, ibig sabihin malalim siya. Pero, habang pinapantay natin siya at ayaw pa rin matanggal, ibig sabihin talagang sadyang malalim siya. So, kung matitirang option dun is patungan ng masilya. Pag sobrang lalim na, yung tipong upod na lahat, yung paligid niya, sagad na, pero andoon pa rin yung kulay, ayaw matanggal. Sobrang lalim nun. Kaya, tigilan nyo na. Gawin nyo. Patungan nyo ng masilya. Ginagawa to bago mag pagkatapos yung magmasilya, titingnan kung mayroon pa mga low spots or high spots. Ginawa ko na yun dati. Kaya ngayon, ginagawa ko ulit para ang objective ko is para tanggalin yung sanding marks. And then second na yung kung may lilitaw pang mga malalalim, eh, ano na lang. Secondary na lang yun. Sa prime, ang priority ko is matanggal yung, ang primary objective ko is matanggal ko yung sanding marks. Gaya nito, medyo kanina ko pa nililiha, ayaw pa rin matanggal, pero hindi pa naman upod yung labas, kaya lilihain pa yan hanggang sa dumapa. So ito, pag magliliha kayo guys, pag flat panel na ganito, make sure na at least 12 inches pa, 12 inches or more na flat na sanding block ang gamitin niya para iwas alon. Sa mga sulok-sulok na lang yung maliit na sanding block.
Ito naman ginagawa ko eh. Ginagawa ko to as a beginner, as a novice. Hindi po ako professional. Kung ano pong resulta makuha ko rito eh, masaya na ako. Maaring hindi pasado sa standards ng iba, pero proud pa rin dahil gawa ko. Di ba? Guys, tapos ko na yung front right. Ayan. Although hindi pa na finish yan ng 400 grit. Pero wala na siyang sanding marks. Hopefully. Wala na akong nakikita. Super kinis na siya. Konting ano na lang. Final sanding na lang ng 400 grit. Next ko ito, titignan ko kung kaya kong gawin to ngayon or sa ibang araw na lang, like bukas. Dahil ako'y pagod na. Ang sakit sa braso eh. Alright guys, pagod na ako. Sakit sa braso. Oh, tinira ko tong ano. Yung kabilang pinto ay yung isang pinto. Sa upper part pa lang ako. Tapos ito. Ayan guys, ang hinahanap natin. Ayan, kita mo yung mga lines na yan. Ayan, ang dami. Ayan ang ini-eliminate natin. But anyways, to be continued na naman itong video natin dahil pumutok yung isang hose ng power sprayer ko. So, tatakbo muna ako sa Olongapo para bumili ng isa. Alright? Sa susunod na video, tutuloy natin to. And some more update. Okay? So, salamat sa panonood guys. I will see you on the next one. Bye!